Hello everyone, it's me Iron. Welcome back to my channel. So today's video, meron tayong huge haul from Sephora. And actually, hindi ko siya binili ng isang bilihan lang. I bought them different orders. I think 4 orders. I did at 4 orders. And then nag-accumulate na siya. So that's why I decided to do a haul for you guys. And if you didn't like this kind of video and if you think I'm bragging or nagyayabang ako or nagpapasosyal ako, no, I am not. Because I really love high-end brands. So, lahat na makita nyo dito, all are luxury and pricey makeup brands. So, alam nyo naman ang Sephora, di ba, mamahalin talaga siya. And of course, if you see this look with the same outfit, as you know me, if I do makeup tutorial, I'm sure ang pangalawa nun, gagawa ko ng haul o di kaya gagawa ko na kung ano-ano. So, hence, the look for today. I have the look for Fenty Beauty. If you haven't watched them, please do watch them. I will have the link in the information box. So yan. Again, disclaimer ko, if you didn't like this kind of video, you can skip and watch my other videos kasi naman, ako personally, I love watching haul. Kasi gusto ko nakikita yung mga tao, ako nung binibili nila, kung ano ba yung bago ngayon, na pa pwedeng itry, yun. Gusto ko yung mga ganon. By the way, I totally forgot that some of the products here, I got them during their Beauty Pass sale or percent off, 20% off. Actually, black ako, so 20% off. It started on October 6. And for the gold member, it started on October 5. Pero since black ako, 6 ako naka-order. Kaya maraming gusto kong bilhin that time na hindi ko nabili kasi na out of stock agad. And recently lang ako naging gold. So yan, magkakaroon ako ng access as early as possible at mabibili ko na yung mga gusto ko. Kasi that time, na out of stock na siya lahat. Kaya hindi ko siya nabili. So iba yung mga nabili ko. Plus, some of the products here, I bought them 10% off with my beauty pass point. Yung 300 points, and then you have 10% less with your purchase. So, let's get started. I'm gonna start first with the brand Benefit. I only have 2. Yung, kasi it was lunch, ilang miles nang nakaraan. Ngayon ko lang siya i-haul for you. So, this is the Benefit Boeing Anti-Crease Hydrant. I've used them in my makeup look, sa aking full face makeup look using the brand Benefit. So, this is how it looks like. Para siyang bullet na lipstick. Very hydrating siya na concealer. Pero, I can say it's more of light to medium coverage concealer. I'm in the shade number 1. Next is the brightening concealer from Benefit also. It's the Benefit Boeing in the shade number 1. So, this is how it looks like. I think I've used this before, way back before, yung old packaging niya, and I really like it. I'm in the shade number 1. Very brightening, very easy to blend. Kaya nag-repurchase ako agad. Especially the packaging itself. Pink, as you all know naman, I love pink. So those are the 2 products that I got from the Benefit. And next is for the brand Beauty Blender. I only have 1. And this is the Beauty Blender Original Makeup Sponge in the shade Purple. I got them because yung aking Beauty Blender, kailangan na niya mag-retire because sira-sira na siya. I don't know why. I recently bought them when I was in Bangkok, Thailand last March. And then, nasira siya last month lang. Alam mo, nag-crack siya. Hindi ko talaga alam kasi first time ko lang gumamit ng Beauty Blender before. And na-realize ko hindi pala siya pwedeng gamitan ng yung makeup remover na oil base. Tapos, pag iwawash mo siya, sobrang iwawash mo ng pipigain mo, talagang magka-crack talaga siya. So, I'm really, really sad kasi hindi talaga siya nagtagal sa akin ng matagal. Binili ko siya ng March. I think I just used them June. Nasira na kaagad, bes. So, I need to bought another one. So, this is in purple. I have 1 from Cover FX. It's the Illuminating Setting Spray. The reason why I got this, it's because a lot of YouTubers, such as Kathleen Lights, she was talking about this. And maganda daw itong setting spray. Ito yung tsura niya. It is 120ml. Very decent size naman siya. And it comes with, of course, with a pump. But the pump is not so good daw. Medyo mabango siya.
Cover FX, they have two setting spray. One is matte and one is illuminating. Yun, nakuha ko yung illuminating since I already have so many setting powders na pang mattify. So, yun lang yung nakuha ko from Cover FX. Next brand is from the brand Too Faced. Too Faced is one of my favorite brand also because number one, their packaging best. Pink na pink. Pag packaging, di ba, alam nyo naman me. So, I have the Hangover Coconut Water Probiotic Base Ingredient Skin Reviver na Replenishing Face Primer. So, again, ang dami-dami YouTuber na nagre-rave nito. At hindi ko alam kung bakit ngayon lang ako bumili nito. So, this is how it looks like. It comes with a pump. Most of the products that I'm gonna show to you, hindi ko pa talaga siya nagagamit. So, I don't know. Hindi pa ako makakapagbigay ng reviews. But if you like, you can comment down below. Gagawa ko ng reviews for you. So, it comes with a pump also. Kaya ko siya natypad kasi kahit ganito yung packaging niya, meron siyang pump. Very hygienic din siya. 40 ml, very decent amount for a primers. So, that's the Hangover Primer. Next is another one. It's the Prime Center Fresh Hangover 3-in-1 Coconut Water Probiotic Base Ingredient Skin Reviver. So, this is the replenishing primer na and setting spray pa. Bongga. Silicone-free, alcohol-free, oil-free. So, this is how it looks like. It's super huge, 120 ml. And, ang laki niya, bes. Malaki talaga siya. It comes with a pump, syempre. Dahil siya spray, kailangan talaga may pump siya. And, a lot of people have love and hate relationship with this setting spray. Okay, pero, try ko pa din. Malay mo, malove ko siya imbis na hate ko siya. Plus, this one, primer na siya and setting spray na siya. So, you use them before, spray nyo muna sa face nyo before applying on foundation and then after putting on your makeup, you can use them as a setting spray. So, yeah. Medyo bibilisan ko lang ng konti yung video because if I don't, matagal tayo dito matatapos, bes. Super matagal tayo matatapos. I will have all the names in the screen and the prices or in the information box. I'm putting on the names and the prices simply because I want all of you to know how much the product is. Kasi ako as a viewer, palisin mo na yung sakyan. Ako kasi as a viewer, gustong-gusto ko talaga yung nakikita yung price para aware ako kung magkano siya bibilhin. At hindi na ako magtatanong sa nagre-review nito kung magkano ba yung price na yun. So, for me lang naman yun. Ako gusto ko talaga nalalaman yung price. At hindi pagyayabang yung pina-flash ko sa inyo yung price or nilalagay ko sa information box kasi hindi po ako nagyayabang. It's just that personally, ako pag nanonood, gusto ko may price para malaman ko kung magkano yung brand na pinapakita at inuhol. Okay, bumalik na tayo ulit. So, let's go with the high-end brand, super high-end brand that is, of course, Marc Jacobs. Now, I have four Marc Jacobs to show to you. One is the Marc Jacobs Iconic Multi-Finish Eye Palette in the shade Smart Smartorial. So, this is how it looks like. So, sa Sephora, sobrang bilis nitong maubos. All the good palette na magaganda yung shades, naubos ka agad. So, I'm so sad. Sana mag-restock si Sephora. So, it comes with a sample size of the Marc Jacobs Invisible Primer. Included siya dito sa box na to. And this is the palette looks like. Mahaba siya na palette. So, pipinuti mo lang siya here. You get, may mirror siya. And of course, here are the shadows. So, ilang siya? 2-7 shadows. And if you know Tati, di ba sa kanyang background, marami siyang mga iconic shadow from Marc Jacobs. So, I guess maganda nga talaga itong shadows na to. Another thing that I got from Marc Jacobs, it's the Filter Sculpt Selfie Ready Instamark Light Filtering Contour Powder. Very huge siya, bes. Ang laki. In the shade 40 Mirage Filter. So, yun yung kanyang shade. Kasi, I think may mga shade tong palette na to. Super laki niya, bes. I mean, matagal mo siyang gagabitin. So, it comes with a push button. And, of course, a huge gigantic mirror na tatakpan natin. Marc Jacobs, tapos ayan siya. So you have yung powder na parang yellowish and then you have the bronzer here. Sobrang laki na to, bes. Ang laki talaga niya. It is 9 gram. 9 gram.
nakakatakot. No, I'm Grom. So the next product that I got from the Marc Jacobs, it's the Marc Jacobs Dewdrop. So this is how it looks like. It comes with a pump also. Ano to, highlighter siya na parang liquidy type from the Coconut Collection, I think. I'm super sad because they didn't restock the limited edition. Kok, sabi nga limited edition, diba? Syempre hindi nila i-restock yung limited edition nga. Pero sayang hindi ako nakakuha noong bronzer niya na kasing laki lang din ng ganitong palette. Kasing laki lang din niya na color white. Ayun, wala. Hindi ako nakakuha noon. Super late na me. Oh, ayan. Hindi ko pa siya nagagamit eh. So I don't know. I cannot give you any idea on the products itself. Next is we have the Marc Jacobs Recovering Perfecting Coconut Setting Mist. So, grabe din. Pangatlong mist ko na to for this entire haul. I don't know why. Pero ako kasi I really, really like mist. Masarap yung freshen up ka lang. Dati kasi nung before, ginagamit ko lang mist yung mga pang mga Korean. Kasi maganda yung mga mist nila. So, for now, syempre, try natin yung mga high-end. So, this is how it looks like. Para siyang milk ng baby. It comes with a pump, of course, dahil spray na. Kulit-kulit ko talaga. Eh, sabi nila, mabango na. Smells like coconut. Sa bagay, coconut line nga siya, di ba? Ayan. So, ilang ml ba to? 112 ml. So, mas konti siya with the other primer na sinuko ko nina sa inyo, yung Cover FX at saka yung Too Faced kasi yun is 120 ml. So, ito, 112 ml lang siya. Now, next is, I-show ko na rin sa inyo because I got them from Sephora. Although, I already did a makeup look, beauty. I have the link in the information box the whole look that I did today. Pero, show ko na rin sa inyo since this is a haul from Sephora. So, ayan, ito siya. I have 3 highlighters, 1 blotting powder, and then the contour sticks, yung matchstick na trio. And of course, the primer and the foundations. So, I will have the link in the information box for all of the Fenty Beauty na pinakita ko sa inyo today. Kasi nga, gumawa ko na separate videos. No? But since this is a Sephora, inad ko na rin siya dito. Okay, second to the last brand that I'm gonna show to you. Ito, medyo mahal talaga to. Inantay ko talaga si 20% Beauty Pass para talaga mabili siya. Super high-end brand makeup. Kaya inantay ko talaga si Beauty Pass 20%. Parang sobrang males ko siya. Diba? I'm gonna start first with the primer. So these brands are from Guerlain. I don't know if I'm butchering the name, pero I think it's Guerlain. Guerlain ata basa nila doon. So this is the Guerlain Paris Meteorites Base. 30 ml, decent size for a primer. Nagbasa muna ako ng mga reviews kasi sabi ko sobrang mahal ng Guerlain, pero I don't know, baka sa Sephora sobrang bilis niyang nauubos. Kaya naisip ko, baka naman kasi maganda talaga yung brand ng makeup ng Guerlain. Kaya nga, kasi first time ko nga lang i-try itong mga products na to. Baka nga talaga maganda talaga yung brand ng Guerlain. Kaya mabilis na uubos kahit mahal. So yun, talaga naglakas ng loob ako, nag-ipon ako para sa 20% Beauty Pass na yun. And yeah, ito na siya. So first, it's the Meteorite Base na primer. May mga maliliit na beads siya, pero once you pump them, parang nawawala yung bilog niya, na may meltdown siya. So ayan, color pink siya, kaya talagang binili ko na rin siya. 30 ml, same with the primer of Fenty Beauty, ng dami. Both 30 ml. Although, mas malaki lang nga comparison. Ayan yung Fenty Beauty. Ah, no, this is foundation. No, ayan. This is the Fenty Beauty and this is the Guerlain Meteorite Base. Wait, 32 ml and 30 ml. Ayan, konti lang yung difference nila. Pero yung laki lang, magkaiba. Mas malaki yung packaging ng Fenty Beauty. Next, it's for the foundation. This is the Guerlain Paris Paru? Gold. Gold Radiance Foundation Rejuvenating Effect SPF 30 PA Plus. Plus. 30 ml din siya. I'm in the shade 02 Beige Clear Light Beige. Now, hindi ako sure kung tama yung shade ko dito. Pero most of the time kasi ang binibili ko, second to the lightest shade. Nanguhula ako, pero this one is so expensive. Grabe, pero very luxurious yung packaging niya. Ang ganda.
it comes with a pump also. Diba? Ang ganda, super ganda niya. I don't know pa paano mauubos itong mga pinagbibili ko ngayon. But you know, sabi ko nga, gagawin ko na naman ulit yung 3 years no buying of makeup, or at least 1 year buying of makeup. I will try my best. So that's the Guerlain Paru. I don't know kung tama yung pronunciation ko, kung Parure, Paru Gold. Next, it's the Guerlain Translucent Loose Powder Mattifying Veil. So this is, ang bango, best. Sobrang bango. Bango. Diba yan? Hindi ako mag-get over. Ang bango talaga niya. So, 20 gram. And it looks like this. Ay, naku. Ang ganda. Pwede na siyang itlog. Golden Viven itlog. Corny. So, it comes with the sponge sa taas niya. And then, you need to pull it to get the products itself inside. And, bango, promise, best. Grabe. So, yung ano, sponge niya, decent naman, makapal, and color black, tapos with Guerlain sa ibabaw. So, last two products from the Guerlain, it's their meteorites. Ayan, yung meteorite. Akala ko yung meteorites malaki, hindi pala. Maliit lang pala siya. So, let's start first with the usual meteorites, yung kanilang usual packaging. I was going to get the medium, pero na-out of stock siya kaagad. Kukunin ko yung clear, nabilis na out of stock siya kaagad. So, I got the Dore or Golden. Dore or Dore. So, this is how it looks like. It looks big in the camera, but maliit lang siya. Akala ko sobrang ganito siya kalaki, pero hindi, maliit lang siya. And with flowers sa ibabaw. When you open them, bango. So, meron siyang stopper na sponge sa ibabaw, and this is how it looks like. Ayan siya. So, more on brown siya. And I think this, instead of using them as a full face powder, instead of using them as full face powder, I think I'm gonna use them as a contour na lang. I think pwede siyang pang bronze ng face. Kasi nga yung shades niya, ito yung darkest shades. Lastly, from Guerlain, it's the Meteorite's Birthday Candle Pearl in the shade. Isa lang naman ang shade nito, but I don't know how to read it. Poudre Visage Powder. You'll know why I get this. I don't know, hindi nyo pa nakikita. Kulay pink siya. Bango. Mailang bango ko na ba to? Anyway, this is from their birthday collections, I think. Kasi nga kaya nga siya birthday candle pearls. So it's the same. Meron din siyang stopper na... Ayan, tapos color, ano siya, shimmering. More of highlighting and powder na rin siya. Bango. Grabe. Super, super bango niya. So those are the Meteorite's Birthday Candle Pearls from Guerlain. And those are the things that I got from Guerlain. Now, lastly, ito yung unang-unang binili ko bago ko bilhin tong ibang to. Kasi nga nung makita ko siya, sabi ko, best, kunin natin siya, best. Kasi nga, I haven't tried this brand. Although I already buy the foundation, hindi ko pa try foundation, but the brand itself, marami na nang na pinag-uusapan sa YouTube itong brand na to. Tsaka itong palette na to. And then, sabi ko, if I get the two palettes, basta makikita nyo, wala show to you. Medyo malaki siya eh. Tcharan! Best, ganito siya kalaking box talaga. Para siyang PR box. Kaya nga super happy ako nung na-receive ko siya. Kasabi ko, oh, feeling ako nag-PPR unboxing ako. So, this is from the brand Kat Von D. And when you open them, tada! Meron siyang sticker ng Kat Von D. So, bahirapan. Pahirapan to, best. So, ayan. Tatanggalin ko lang siya. So, ito yung kanyang loob. And when you open them, ta-da! Ah! Take a moment. Ah! So, parang ang baliw. Anyway, you get two palettes, big palettes here. Yung kanya contour and then contour palette and the eye palette. You have two palette also na for your eyes, and then you get two brushes. Ibaba ko lang siya, wait lang.
So all in all, these are all full size. These are all full size. Full size na palette for contouring and then eye palette. And then the brushes also are full size. So let's start first with the brushes. It comes with this casing. Press nyo lang siya. Casing na parang mukhang pang... Ayan. So double-ended brush siya. Full size naman siya. This is the bigger brush. Pwede siyang pang contour kasi angled, and then you have for your contour din ata, pwede mo siyang gawing blush. So, ayan. Shade and light. You have two eye palettes. So this one, it's the Plum and for Smoke. More on matte to ha. Ayan, for Smoke. And then Plum. More on shade nito, it's more matte nga siya. Full size po yung lahat. So this is the eye palette. Ayan. Shadaan! So lahat matte. And lastly, for the contour, it's this one. So all in all, with this packaging, you get, the price is 8,000 plus pesos. Pero, if you buy them separately, like if you buy it, yung eye or contour palette, it's around 2,000 plus pesos. And then yung, the palette for the eyes, it's almost 2,000 din. And then for the brushes, I think almost 2,000 din. So, mas makakamura ka pag binili mo siya into this, sa ganitong packaging niya. Kung first time mong itatry at first time mong bibili ng Kat Von D. Ako kasi yun yung pangarap ko dati, magkaroon ako ng mga palette. But when I see this like pier box na collection ng Kat Von D, I tried it kasi kompleto na nga siya. And may brushes pa, diba? Yay! So we're finally done, everyone. I really hope you enjoy this video. Sana nagustuhan nyo yung lahat ng mga pinakita ko. At kung may gusto kayong i-review ko, please comment down below para ma-review ko sa inyo. Kasi if I do review na rin on this video, abutin tayo best ng bukas na. Magbubukas na tayo. If you like this video, don't forget to thumbs up and comment down below if you have any questions. Don't forget to subscribe to my channel for more videos such as haul, makeup look, and then mga challenges, and of course, vloggings. And I hope to see you again next time. Bye!